okay ka lang ba lagi dyan sa buhay mo? Lagi ka na lang bang nandyan sa loob ng bahay nyo? Parang, yung ano na yun, parang ang talaga ng kanta is to motivate yung mga tao. It's a rap song. Hello mga kamikos, kumusta kayong lahat? Happy Saturday sa inyo and mag-ingat tayo kasi marami ang nangyayari na kung ano-ano sa mundo. So nandito na naman ako, latest update tayo sa kanta na ilalabas ni Migs Molino. So super excited talaga ako sa kanta na ilalabas nila. So ito yung latest update. Bago ang lahat, huwag niyo munang kalimutan na i-subscribe ang akin channel. Always click the bell notification para ma-notify kayo pag meron akong bagong i-upload, i-review, or i-react and gagawing content sa akin channel. So ayun na nga, nagsalita na yung member ng Salbakuta na si Vindita regarding sa album na ginawa nila ni Migs Molino. Actually, tapos na daw yung album or yung song nila na ginawa ni Migs Molino. So, ito, yung kanta na ito pala is novelty song. So, hit song or pwede din sayawan yung kanta na ito daw. And gusto lang gumawa ni Migs Molino ng kanta na yung more on positive vibes. Gumawa ng positive vibes and gumawa ng magandang tunog and masayang tunog. So siguro siguro sa mga lungkot na mga pinagdadaanan niya, so gusto niya naman maiba and gusto niya maging masaya yung buong Migs world. So taliwas ito sa ibang lumabas na mga kanta na sabi daw is napakalungkot na kanta and more on magandang message. Ito naman guys is more on positivity and gusto niya magbigay ng kasiyahan sa lahat ng tao. So yun pala yung sinasabi nila na kanta na gagawin ni Migs Molino para sa mga Migs supporters all over the world dahil nga sobrang lungkot na ng mundo ng Migs world. So ito, bago ang lahat guys, so credit muna kay Sir Timmy regarding sa video na ito na papanoorin natin. So panoorin natin yung video ng interview nila kay Vindita. Pagka yung takbo ng kwento ng kanta, para maka-inspira parang tao maging masaya. Ah, okay. Maging masaya. Parang pag-mubuan ni Migs, parang gano'n. Siguro pangkalahatan na yun. Pangkalahatan na. Oo, pangkalahatan na yun. Yun ang sitwasyon doon. So, yun ngayon dapat abangan ng mga tao na kasi parang nagtatanong daw yung marami kung bakit na si Migs daw biglang nanahimik ang death ng ating kaibigan na si Mahal. So, basically, tingin ko, meron lang siyang inaayos, meron lang siyang pinaprepare. So, eto ngayon, abangan ng publiko, abangan ng mga fans nila, Migs, kung ano yung mangyayari doon sa song. Nagustuhan ba ni Migs yung kanta? Ano ba natuwa siya? Anong title? Working pala. Working pala. Anong genre? Sabi mo na na-record na. Na-record na. Siyempre, siyempre. Sila pa rin ang mag-release sa may title. Pero nakapaloob naman doon sa kanta kung ano yung magiging title. Pwede bang ano? Kunting ano lang? Ako! Mga dalawang ano lang? Dalawang linya? Wala akong maalala. Ikaw na mag-composer? Ikaw ang composer. Mga dalawang linya lang, please. Parang ang dating na. Parang ang sino ang pino. Okay ka lang ba lagi dyan sa buhay mo? Lagi ka na lang bang nandyan sa loob ng bahay nyo? Parang yung ano na yun, parang ang talaga ng kanta is to motivate yung mga tao. It's a rap song. Rap song ba? Hindi naman nag-rap si Migs. Pero medyo may mga konting na rap ng konti, pero may mga pakanta rin. May beat ng konti. Pop ballad. Pop. Ayun, para pop. Love song ba? Love song din. Hindi. Ano siya? Motivational. Motivational. Bakit ikaw? Parang close to ano? Bakit ikaw ang nilapitan ni Chet? Sa dami-dami ng composer. Ayan. Alam mo naman tayo, kahit tayo nag-rap lang din ang ginagawa natin, alam din naman natin yung paraan kung paano yung tamang pagsulat. So ang atake na lang din sa isang artist, ang challenge naman niya is kung paano niya lalagyan ang melody. Sa ibang bansa, sa ibang mga lugar, mostly ang mga composer na mga kilalang singer na sikat, puro mga artist, puro mga rapper yan. Kasi kumbaga, hindi naman yung utak niya, mabilis ang memory. So yun, sila Chris Brown, rapper. Mga rapper ang mga kanilang composer. So basically, naisip siguro yung Jet na baka maitawid o naitawid nga. So, mabilis ba na-memorize ni Migs ang... Actually, pag nagre-recording ka naman, hindi mo naman kailangan mag-memorize kasi ihawak ka naman siya natin. Technically, inuunti-unti mo yan. Diba? At si Migs naman, hindi naman di siya sobrang ka-professional na singer kasi nga first time daw niya sa Sabak. So sabi ko, walang problema. Meron may tono siya. Pero kumusta ang boses ni Migs? Okay naman. Kaya naman. Kay Ring. Kumbaga yung kanta naman, hindi naman masyadong hindi naman masyadong critical na wala namang pirit, wala namang tang dapat abutin.
Yung tipong Regine Velasquez yun, di ba? Parang close to novelty yung song. Yes, novelty song siya. Vendetta, ngayon kasi 20, ngayon November 20, aliga ang mga fans ngayon ni Mix. Anong, bakit anong meron? Eh siguro nga, baka yun nga, naabangan nila kung ano yung next. Ngayon ba ang ano, yung ngayon, recording daw? Ngayon, o, recording. Ano ba? Labas eh, actually, na, tapos na. Tapos na recording. Oh, for the record, tapos na recording. Tapos? So yun nga, ang ginagawa na lang namin ngayon, is kung kailan nila sila magde-decide kung kailan nilo-launch yung song. Okay. So wala ka pang narinig kung kailan? Hindi. Mag-abang na lang sila, aayusin yung music video. Ah, may music video din. Video. So, ibig sabihin, alam mo naman ngayon, hindi lang pa pwede kang basta sa social media, maglalabas ka lang ng kanta para pakinggan. Siyempre, iba pa rin yung meron talaga nga napapanood. Correct. So, abangan nila yung music video at gagawin na namin yun. Wow. Malay nyo next week, gagawin na namin. Oo, oh, kasama mo kami dyan. Kasi para naman may update, kagadaan-daan lang kami sa ano. Pakikibalita at pakikibalita sa amin. Bigay mo sa amin ang update, Sir Romel. Sir Romel, ano, kumusta si Mix ngayon? Kasi nakakausap mo siya. Anong aura niya ngayon? Okay naman. Okay, hindi siya malungkot. Tapos na yung malungkot. Alam mo, nag-re-record naman kami. Masaya naman. Masaya siya. Tawa. Saka nakapag-shoutout na. Ang record yan, after patay ni Mahal o before Mahal patay? Patay na. Patay na si Mahal. Lately lang yan, sir. Di ba? Actually, ginawa namin recording, I think, ano, 11 days ago? 11 days ago. Oh, so, mga last week lang. Kaano lang niya sa T-Bats, kagigess, no? Ayun. So, anong itsura ni Mix? Payat ba siya? Di, sakto lang. Kung ano yung nasa camera naman, hindi naman bumagsak ang katawan. May nakwento ba sa'yo si Mix? May nakwento ba siya? May na-share ba siya sa'yo na kwento? So ayun mga kamikos, nadinig natin yung interview regarding sa single or so gagawing kanta ni Mix Mulino. So, novelty song and gusto daw maka-inspire ni Mix Mulino ng ibang tao. Gusto na maging masaya. So, ito naman yung gustong-gusto talaga ni Mahal para kay Mix Mulino na maging happy-happy lang. So, sa palagay ko, baka happy-happy lang yung pamagat ng song na ito sa akin lang guys. Ano sa palagay nyo, anong pamagat ng kanta na ito sa akin? Happy-happy lang, inspired by Mahal. So parang ganun yun sa isip ko, di ba? So yung lyrics dito is binanggit din kahit kaunti ng membro nga ng Salbakuta. So abangan na natin yung kanta na ito. So gusto talaga ni Mix Mulino na maka-inspire at magkaroon ng motivation yung bawat isa sa atin. So ano sa tingin nyo, comment down below kung anong pamagat yung gustong malaman or kung anong pamagat yung kanilang ibibigay na pamagat sa kanta na ito. And magsushoot pa daw sila ng music video. So medyo matagal na din daw ginawa yung ano na ito. Medyo 11 days na daw ginawa yung song na ito. So taliwas sa iba na sinasabi na ngayon pa lang mag re-recording si Mix Mulino. So na-record na yung song na iyon. So gagawa na lang ng music video para ipalabas ito. So abangan natin yan. So excited tayong lahat. Excited din tayo na mapakinggan yung boses or yung kanta ni Mix Mulino sa radio. So sana mag-trending ito. So full force ulit yung ma-mix word dito sa kanta na ilalabas ni Mix Mulino. So ayan na, maraming salamat and wala pang petsa kung kailan talaga ilalabas yung kanta and wala pang title. So ayan lang, thank you for watching once again. This is Miko, na-excite ako kaya gumawa uli ako ng video. So thank you for watching. Once again, see you on my next vlog. This is Miko at peace. Yo!